So, last lesson, ayan, tapos na tayo sa lesson 2. Tapos na rin tayo sa, kala, 7 to 8. Tapos na tayo dyan. Ay, hindi pa. I think macro skills yung huli natin eh. Ayun, tama. Approaches, methods, techniques. Kunti pa lang pala ng nagagawa natin. Nadi-discuss pala. Tapos na tayo 4 to 5 macro skills. I think we're already done with the macro skills. Ah, tama. Tapos tayo dito sa part na to. Viewing, visualization, magical. Okay. So we're already done last time sa macro skills. We've known the different macro skills. We have reading, writing, speaking, at saka viewing. Writing, speaking, viewing. Listening then, listening. So we know that reading and writing, reading and listening, viewing, they are all skills yung nare-receive natin. And the product of those are writing and speaking. So those are the different macro skills that we have learned last time. So now we shall be discussing approaches, methods, strategies, and techniques. This actually is one of the best discussions natin. Why? We all have our own principles and we all have our own principles as a teacher. So may I know, sige nga, may I know sa chat box, anong principle, okay, I will give additional points sa inyong exam sa mga magsasagot. Ano, kahit sa chat box na lang, kung ayaw nyo pong mag-unmute ng mic, okay? So, just screenshot it para pag sa finals natin, ma-additional points ko na lang. May I know, what is your principle as a future teacher? Ano yung pinaniniwalaan mo ng principle na sa tingin mo as a future teacher magagamit mo sa iyong mga estudyante? You're already third year, so it means that you have already exposed and you have already, kahit sabihin mo, ma'am, parang di ako magtuturo, pero yung iba sa inyo, I know, may chance na magturo. What are your principles? Please sit down on the chat box. O yung mga mababa ang score ng midterm, nasa na? Hindi nagsasagot. What is your principles? We all have our own principles. That is our guidance. Luz, tatawag pa ba ako? Oh, Princy. Oh, yan. So, Luz, what is your principle in teaching? Tingin mo, kung maging teacher ka na, ano principle? Ay, last part, baka iniisip nyo, hahanapan ko kayo ng mga ism. I know, baka hindi mo pa nasa isip yun. Pero ikaw, as a future teacher, based on your experience, as a tutor, or anything, what is your principle? Ma'am. Mag-try ako. Sige. Pwede po ba yung ano? We cannot give what we do not have po. We cannot give what we do not have. Okay. Yes. Actually, po. That's true. Pero ba't mo nasabi? Kasi po, di ba po, bilang ano po, future teacher po, hindi po natin mabibigay po yung mga, kunyari po, yung mga knowledge po sa mga bata kung tayo po mismo, di rin po natin alam. Okay, tama. Hindi natin maibibigay ang wala sa atin, which is very true. That is actually one of the reason why we need to... Uy, dun sa nag-mute ng mic, pa-screenshot na lang, okay? Pakitandaan. Okay, so it's hard to... it's hard to teach you things that you cannot do. That is why, as a teacher, I know naman na ako, basically,
experience na lang natin. Ang pinaka-ayoko sa English language ay grammar. For me kasi, I am more into communication. That is why I always communicate with other people. But the problem is, one of the me, and also literature in English. Favorite ko yung dalawang yan. Kaya lang, it's hard not to know it. Kasi yung mga estudyante naka-asa sa'yo. And it's either they know it already and they want to test you or other things. So ngayon, ikaw as a teacher, you need to learn from it. Kailangan mo mag-aral, kailangan mo magbasa. Lalo na if you are not a seasoned teacher. When we say you're a seasoned teacher, marami ka nang nahawak talaga and matagal ka na sa teaching experience. So, mas madali. Now, Jaisel Pascual, I believe the children are our future. Parang greatest love of all. Teach them well and let them lead the way. Actually, that's exactly Jaisel and what Jaisel said. Tama, they are the future. That is why, ito yung pinaka isa sa napapansin ko sa ano. Pag kasi nanonood ka ng Western culture, bakit ganun silang sumagot sa kanilang mga magulang, sa mga teachers? I've been interviewing yung one of my friends na nagtuturo na sa Amerika. Iba daw talaga yung bata. If they don't want, they don't want. So, ngayon, that's the reason why many Americans, many people, they do not get nakaramdam sila talaga ng being unwanted. Hindi nila ginagawa ng paraan. Unlike us, Asian, we are being taught by our parents kung ano yung mga dapat. Nakakatuwa, no? Minsan kasi yung mga friends ko na hindi ko na-imagine na magiging nanay sila at magiging masungit silang nanay. Yung mga ganong feeling kasi yung anak nila, ayaw nila na mangyari yung mga mistakes na nagawa nila. Kasi they believe that the children are the future. So, ngayon pa lang, hinahanda na sila. Now, I know most of you already moms and dads or maybe aunts or future parents. So, kagaya ng sabi ni Jaisel, yun nga din, kagaya ng sabi nung nauna, hindi ko kasi nakita ko sino yung nagsalita. You should prepare though. Mahirap talagang ituro ang wala ka. Diba? Kaya mahirap dito kung walang modo ang isang tao, mahirap magturo na turuan mo yung bata na matuto kang gumalang if yung bata hindi ka nakikita na gumagalang ka. So as a future parent, you need to, the students, a future teacher as well, you need to change yourself so that they could see you. Lalo na pag for example, nagkaroon kayo ng college, or for example, nagkaroon kayo ng mga higher level na estudyante, or minsan kasi ang grade 6, matatalino na, tsaka grade 5. Magtuturo ka sa kanila ng professionalism. Parang, di ba, tinuturoan natin yung bata na hindi talaga sa lahat ng oras ay magkakaroon ka ng kagrupo na maayos, pero kailangan mag-perform ka. Yan, tinuturo natin sa bata natin yan. Kaya nga pinipilit natin sila makipag-cooperate sa groupings. Elementary pa lang, groupings. Eh ikaw, as a teacher, ayaw mo kagrupo yung isa mong co-faculty. O diba? Parang dapat matuto ka kung ano tinuturo mo sa bata. Doon pa lang sa simpleng mga ganon. Kaya nyo na paghiwalay na magkaaway kami in personal life, pero professional life, kailangan namin mag-work. Minsan, ganon. Hindi siya, kailangan marunong yung batang ito. Hindi pang pamlastic ang tawag doon. Pero may trabaho tayo, meron tayong group project, kailangan natin isang tabi kung ano yung nararamdaman natin. Diba? Parang ganon. It's hard to teach. Especially if hindi nila nakikita na ganon. Kayo, magiging future advisors kayo, ang LM. Kailangan nakikita nila kayo na you are competitive, pero hindi maayos pa rin ang competition din. And next, Holly Grace Katura, sa akin po, ma'am, yung principal ko po is as a teacher, we should be the role model para sa mga bata. Kasi po nung LM tayo, humuhubog sa kanila. Okay, tama. Mapa-inside and outside the school po. Okay. So, actually, ang bigat, sa to lang, LM teachers, isa kayo sa pinakamabigat ang tungkulin. Yan, the basic ed. Mahirap kasi sa inyo dahil you are the foundation. Pag nagkamali kayo ng turo, pabalikan kayo ng teach ng bata eh. Parang,
minsan na high school na ako, mali yung turo sa akin ng teacher namin. Sabi sa Ellen, ganun eh. Parang, di ba mga ganun? At saka ngayon, marami ng mga makamundong mga, for example, yung mga teacher, di ba? Gusto mo yung bata, maayos yung haircut, malinis yung buko, puti dapat tong yung ganito, hindi dapat ganito na colorful, yung makeup, meron ka dapat, pero manifest, eh hindi ka ganun. More on ano ka, ikaw yung may kunan, may tattoo ka, may gusto mo na naglilinis, mag-TikTok ng mga provoke, kasi yun ka. Well, ang problema kasi, ito lang naman kasi yun. Ito ang isipin nyo. Yung school, meron silang ini-envision sila na mga type ng estudyante. Kasi ganun yung gusto nilang product. Kasi yun yung pinramis nila sa mga magulang. Bakit mo in-enroll ang anak mo dito? Kasi dun pa lang sa vision, mission, goals. For example, sa ano, ang philosophy sa CEU ay science and CIS, sa pinagtuturoan ko, is science and virtue. Kailangan daw maayos yung bata, pero parang ano sila, kumbaga matalino na maayos pa yung virtues yung bata. So, ganun yung kanyang ano. So, paano ma-achieve yun? So, may mga different mission, may goals, objectives. So, ngayon, gusto nila yung bata maayos manamit. Kasi makikita ng ibang tao, ay, ang gaganda ng mga ano nito, oh, prim and proper, o yun. So, yun yung gusto ng mga magulang, kaya in-enroll yung anak nila sa isang prestigious school, at saka gusto din ng ating, ng, tawag ito, tsaka yun yung para pinopromote. So, ngayon, ikaw si teacher, kung hindi mo siya kaya na ganun, it's better actually to resign. Hindi you oppose. Eh, ano pa kaya lang po? Eh, ito ko. Well, if you have that kind of mentality, you could go to different school na they are open. And this is my suggestion, ha. For example, gusto mo yung long hair. Oh, doon ka sa school, napapayag ng gano'n, na same kayo ng gustong gawin. Kasi ang hirap eh. Nakikita ko yan eh. Gusto mo na ganito ka, na ganito ka, na ganito ka. Eh, hindi yun yung vision, mission, school ng school. Ngayon, yung mga bata, dahil nakikita yung teacher na hindi maayos, hindi sila yung role model na tinuturing ng school na yun, bakit nila ipa-follow? Yun. Lalo na pag high school, magaling mga, eh bakit po si ano? Di ba, mga ganon. So, nagko-collide. So, maganda, papasok ka dun sa isang school na tanggap ka and okay sa kanila kung ano yung meron ka. Kasi yun yung vision, mission, goals nila. Now, si, ayan, bumawi na si ano, si, Jaycel, ma'am, this is my explanation of my prince. I believe every child has the potential to bring something unique. Yes, it's true. Totoo yan. I will help the child to develop their potential by believing in them as capable individuals. I will assist children in discovering who they are so they can express their own opinions, nurture their own ideas. I have vision of a world where people learn to respect, accept, and embrace. You know, my dear student, Jason, that's, noong una, hindi ako naniniwala dyan sa part na may chance, pero ang totoo, may chance nga. May chance tayo na, kahit sobrang chaotic ng world natin ngayon, there's always a chance that there will be a difference. Kasi, I know that not all of you are Christian or Catholic. Meron kasi doon, di ba, parang sabi nila, nagdaan daw ang Katoliko sa yung mga Pope na talagang masama yung ano, yung tingin talaga sa tao, very nakakatakot sila in sort of sa Catholicism. Pero kahit daw ganun kasama yung mga naging pare or Pope or kung sino mang namumuno sa simbahan, at the end of the day, hindi nabuwag yung church. Pero, napalitan ito ng mas, parang may bagong umaga. Parang ganon. So, syempre, yung bagong umaga na yon ay yung mga bata. Kasi nga, we adults are used to kung ano na yung mga nangyayari. Na-adjust na tayo eh. Ah, ganito pala, ganyan. So, yung mga bata, na bagong sibol, may bagong mga ideas yan. And until now, nakikita naman natin, may mga bata talaga na, kung titignan natin yung ideas natin when we were in elementary, actually ako ha, based on experience, high school,
nung natuto ako mag-edit ng video college, I know may mga kaklase na ako nag-edit. Pero, yung first year students ko noon, nag-green screen na. Sabi ko, ano ba yan? Nag-green screen na sila. Ang astig. Tapos, nung nag-third year sila, para na silang nasa loob ng studio. Sabi ko, it's different. Students nowadays are very different compared to us. It's not good to say na kami nung araw. Ay, hindi pala dapat ganun kasi iba pala talaga ang mga bata ngayon. We should not forget our history, pero ang mga bata ngayon, may mga ideas sila kagaya ng sabi ni Jaisel na kailangan lang talagang i-nurture. Yun yung kailangan natin as a teacher. I-nurture natin, and future parents, i-nurture natin yung mga ideas na meron sila na kailangan syempre tama pa din. Each learner, sabi ni Ri, has a different knowledge, skills, abilities, or capabilities. As a future teacher, we should also apply different learning style. Ayan! Ri San Miguel, as a future teacher, different learning styles and teaching styles ang kailangan natin gaganapin. Kahit nakakatamad at ang dami nating ginagawa, Ri San Miguel, kailangan future teacher, magdagdag tayo na kung ano-anong style. Okay. Ngayon nga, actually, nag-iisip ako ng style sa inyo sa online class na hindi lang discussion part. Pero ayoko na nagpapareport. Ayoko na nagpapareport kasi mabagal din ang takbo nun. So, nag-iisip ako, next sem, iba ang gagawin nating teaching styles. Sana po, if ever, mag-AOL naman kayo para mas masaya. Luz, ang principle ko po as a teacher, you need to be creative, energetic, and most of all, use difference. O, pareho din pala to kay Ri. Pero, mas may dagdag kasi sabi ni Luz, you need to be energetic. Oo, sa inyo yan, LM. Kasi, hindi ka pwedeng, sige, sabihin na natin, ma'am, boring talaga akong tao. Okay, sige. Mahina ka makapick up. Pero pag nasa harap ka, nasa in front ka, elementary kayo kailangan masaya. Kasi, pag masaya kang teacher, masaya ang estudyante mo, pag upo mo sa faculty, siguro pagod ka man kasi energetic ka, pero masaya. Iba yung baon ng kwento. For example, nagpa-games ka. Kasi sabihin natin na pinagkaiba. Si masayang teacher, naisip niya magpa-games. Yung vocabulary na 1 to 5, nag-games. Tapos, nagkagulo yung mga bata, tuwang-tuwa sila. Pagbalik mo sa faculty, syempre kukwento mo yun. Compare natin kay teacher na nagturo lang, nag-lecture lang na class, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ngayon, syempre tahimik sa klase. Hindi ka marareklamo ng mga, pero pagbalik mo sa faculty, at saka pag binabalik-balikan mo na yung araw, yung mga lecture days na walang kwento, parang hindi mo na maalala. Parang yung oras na yun, pinalipas mo lang. Unlike kapag may baon kang mga kwento. Ako, sa mga games ng mga bata, lagi ako may baon kasi nga lagi kaming may activity. Tapos kung ano-ano yung mga ginagawa nila, kung ano-ano yung mga ginagawa namin. Na, until sa akin, ang saya. I look forward also. Kasi isip ka na naman ng laro. Ano kaya pwede namin gawin ito? Kahit sila din, ano kaya pwede natin gawin? O, di ba? Minsan may mga ganon. So, you need to be energetic. So, hindi naman sa pagpapanggap, pero you need to have another thing. Sabi naman ni Kamwa, as a future teacher, we should be a guide and the students should be the explorer. Ayan. Hayaan natin ang bata mismo maghanap ng ways. So, indirect teaching ang gagawin ni Rachel Kamwa. That is also good kasi the students, hindi na nila alam. Minsan yan, napansin ko, nag-try ako ng indirect teaching sa mga, although high school kasi ang hawak ko Nagulat sila. Nagkukwento mo kami ng mga concept. Pero syempre, inano ko sa story. Tapos, ganito, yes, ma'am, yes, ma'am. Nagulat sila, nagle-lesson na pala kami. Hindi nila napansin. Kasi, na-divert yung attention nila dun sa story, pababa na pababa. Hindi nila napansin. Humihirap na pala, pa-lesson na pala kami. Ay, akala ko, ma'am, nagkukwentuhan lang tayo. Kasi, minsan ganun, which is nice. Maganda yung indirect teaching. Iga-guide mo sila, tapos nag-explore sila ng mga bagay. Pero syempre, kailangan yung ina-explore nila,
very interesting. Actually, yung, you know, di ba, mag-math teacher kayo. Kasi, meron akong napansin, kahapon kasi bumiyahe kami. Tapos meron, di ba yung mga sasakyan ngayon na automatic, meron sila ng mga, tawag dito, meron silang ini-estimate nila kung anong oras ka darating based sa bilis ng patakbo mo at saka sa layo. Ngayon, naisip ko na pwede niyong gamitin. Kasi nung bata ako, bakit pa kasi kailangan na ano eh? Kailangan pa na kinocompute kung anong oras ka makakarating dun sa place. Ayan, pwede mong sabihin sa kanila, imagine that you are the GPS. Ayan, sige. Computing natin kung gano'ng kakatagal, anong gano'ng based on the kilometers at saka doon sa kabilis, tapos kung gano'ng katagal, o yan, so sabi mo sa kanila, kasi sa GPS, mapakita mo sa kanila yung mga gano'n, kasi nakita ko yung na-calculate. Ngayon, ang kagandahan doon, pag in-apply ng mga bata, magiging ano sila, titignan nila yung ano, magiging concerned sila doon sa mga driving something, titignan nila, ang bilis ng aking daddy mag-drive ay 60, tapos nakalagay dito, kunwari, automatic din, kunwari, ayun, so ganun pala. Also, yung sa mga eroplano, di ba, make some real life experience para dun sa mga bata. So, pwede pala yung mga ganun, kasi may excite sila, tsaka yung magulang, matutuwa na concern si bata dun sa mga kaganapan, hindi lang matutulog, di ba? So, you could use different examples. Okay, hanggang ano na lang, kay Rosalyn na lang. Teachers don't just teach children, they help prepare kids for the road ahead in life. Saying you appreciate that, of course. My dear students, ang bata, gustong sinasabihan lagi na, ang ganda ng gawa mo, ang ganda, ganyan. So, appreciate the students' work. For me po, ang teaching is a mission. Yes. Not only a job, you need to accept ng mga responsibilities and gawain, elementary. Ako pinapagalitan ako ng nanay ko eh, pag sinasabi ko dun sa mga tao, if ever na hindi niyo gusto magturo, huwag na kayo magturo. Totoo yan, huwag na kayo magturo. Kasi pinapahirapan niyo lang yung sarili niyo, tapos yung bata, nauuyam sila. Pero kung gusto mo talaga magturo, go. Next. Ma'am, ang research teacher is you don't need to base the book, okay? You just give addition. Yes, real-world experience po ay importante. We teach children the same time. Oh, yes, we learn from our children. Okay, active environment. So, maganda kasi nga, i-real-world application sila. And last one, Andrea, we should not transfer only by the language, but explain to them what is meaning. Okay, so always relate. Ayan yung sinabi ko din dun sa isang section. Sabi ko, dapat i-relate natin dun sa buhay ng mga sosyal. Lalo kayo, kasi di ba yung mga concepts na ituturo nyo is, yung concepts na ituturo nyo is the basic. Ngayon, sige Jedel, i-screenshot mo din yung sa'yo. Kasi yung real world experience natin, minsan nagtatanong sila, bakit ba natin kailangan i-discuss to? Eh, hindi naman natin to kailangan. So, ngayon, hindi natin nga kailangan. No, hindi ganon. Pero, you need to explain. You need to have application ng real-world experience. For example, sa math, ayan, kagaya ng sinabi ko, pwede yun. Sa English, yung mga grammar tenses na yan, papakita mo sa kanila in real life kung paano nangyari yan. It happened in the past, it happened in the future, sa science din. You need to excite them and give real world experience. So now we are approaching lesson 6. Okay. So imagine sitting a class. Your teacher is conducting a lecture in front, and after the lesson, you will have a short quiz. So imagine this. Imagine doing this for the whole school year. Nakaupo ka na ganun. Ayan, yung ginagawa na maganyan. Tapos magpo-quiz tayo. It's very boring. Lalo na pag elementary kayo, ang nakakaantok. Ito lang, nakakaantok. Kapag ganito ang gagawin niyo sa face-to-face, aba, edi mas maganda pa pala ang online. Diba? Kasi nakaupo lang kayo, nakanganga lang kayo. Kumakain din naman kayo patago. O diba? Ganon din naman. So, first of all, kung magbahamas ka lang sa harap, wala, wag na. Naman nakaka-boring. Now,
You, I want you to imagine this. Imagine yourself sitting in class. Your teacher announced that today you will have a game. Every meeting, your teacher gives you different activities. Your quizzes sometimes, hindi lang siya pen and paper. Pero minsan, may quiz bi kayo and everything. So ngayon, which do you think will excite you? Of course, the second teacher. Kasi the second teacher, lalo na pag may groupings kayo, you will have a bond. This is based on my experience na rin. Binibigay ko sa inyo different classes. I remember during our lesson, na kasi nga lagi ako nagpapa-activity, lagi mag-game. Every time may game. Mahaba lang talagang, ang takaw lang sa oras. Pero, nag-game. There was a time na tinanong lang siya, ano pong lalaro natin ngayon? Hindi nila tinanong yung quiz, tinanong nila yung laro. Kasi minsan yun, Ma, huwag ka na mag-discuss. Alam na namin yan. Maglaro na tayo, bilis. Nang ano yung tanong. Yung tatanong ko rin naman is yung di-discuss ko, ini-review nila. Kasi gusto nilang manalo lahat. So, okay, sige, let's have a game. Or, mamadali sila, nagsisigaw-sigaw sila. So, ganoon. So, imagine, na hindi na ako nahirapan. Kasi, dahil alam nilang lagi silang may game and may prizes sila. This could be additional grade. This could be, aside from additional grade, pwede rin tong pwedeng pagkain. Ayan. Gusto ng mga bata yan. I know na mas mayaman ang bata sa atin. Hindi mo naman kailangan bigyan ng Ferrero yung mga bata. O kaya yung iba nagbigay ng patawag dito. Hindi ba sila kailangan bigyan ng Ferrero? Hindi ba sila kailangan bigyan ng mamahaling sine, gano'n. Hindi. Minsan nga, ano lang, yung mga simpleng tinapay lang, chocolates, ay, kaya lang yung chocolates, ingat kayo, ang LM, dapat hindi pinapakain ng chocolates kasi mahihirapan kayo. Kayo din mahihirapan sa LM. So, kasi sobrang lang active. So, pwedeng simpleng tinapay. For example, kung ano yung mga tinapay na noong 90s, ayan yung mga pagkain nyo, or mga different toys na mura lang, may mga tipi-piso, dos, and sometimes meron, di ba, sa Toys R Us, may tig sa 10 piso lang, di ba? Yung mga ganun lang, effort lang ng konti. So, you could do that to make your students very happy and very exciting. Pwede rin naman na yung isa kong teacher, ako teacher ang ginawa nila, niya, para ano, meron mga, yung mga bata may mga tickets. So, yung tickets na yon lahat ng, for example, if you will have the 20 tickets, you will receive a prize. Ayun. So, yung ginawa ng isa kong co-teacher. So, yung mga bata, may mga tickets sila, gaganon kakapal. Recite sila ng recite. Tapos, ang naging prize nila, bumili yung co-teacher ko sa Shopee ng journal. Natuntuan na yung mga bata kasi, syempre, sila meron, yung iba wala. Meron kami nito. Ganon. So, it's nice. It's nice to have that. So, at least yun, pwedeng every sem, yung teacher ko dati nung high school, ganun ang ginawa niya. So, binibigyan niya kami ng items niya. Na, kasi precious teachers namin siya. So, doon tuwa kami. So, it depends. So, sa module, dapat magawa niyo yung puzzle kasi wala pa sa inyo yung puzzle. This graphic organizer will help you understand our lessons. So, as you can see this one, bilog, bilog, bilog. Tinry kong gawing parang ABS-CBN. Kaso nga lang, sobra yung ano. Ako kasi yung gumawa nung lesson na to. Approaches is in the middle. Because approaches is the basic. Yan yung una nating dapat meron. Kaya tinanong kasi, what is your different approach? After ng approach na yan, lalaki yung circle. Methods. Ano naman yung method na gagawin mo based sa approach na gusto mo. Tsaka pa lang yung strategies, tsaka pa lang yung techniques. So, it means na all of them are connected with each other. Nasa loob si approaches, methods, strategies, techniques. So ngayon, I know you already have the idea of different meanings of this one. Ano ba yun? So now, let's discuss first, what is an approach? An approach is a theory about language learning or even a philosophy of how people learn in general. They can be psychologically focused such as behaviorism, cognitivism, yung mga isms nyo na inaaral sa the teaching profession, those. They can also be based on older philosophies, such as idealism or realism. So, each teacher believes in different approaches. Actually, ako,
Nasa ako, based on my experience, nasa progressivism ako. Yun yung approach na ginagamit ko lagi. I believe that everything is a progress and also real-world examples talaga. Kay John Dewey ata yung progressivism na yun. So, naniniwala ko doon kasi yung perennialism, yung mga basic knowledge, of course, syempre, kailangan pa rin ng bata yung mga basic language, basic activities. Pero the students need to know bakit nila kailangan aralin yun. So, they need that. So, what are the different approach? We have the structural, cognitive, psychological, and functional. So, let us check. What is structural? Structural approaches believe that language can be reduced to a learnable set of building blocks. There are rules known as grammar and syntax that govern how to combine these basic elements. These rules can be memorized to achieve high level of proficiency. So, since it is structured, it is, of course, grammar and syntax sa language. Pag kasi sinabing structure, meron siyang systematized siya. Kaya siya structural. There is a structure. Ibig sabihin, yung mga, the building blocks, mamulit-ulit ka eh. It means kasi, pag when we say structure, ito yung mga rules. Ito yung mga bumubuo. So, therefore, it is so-called the building blocks. Therefore, it is very important. May mga different rules ang grammar. Hindi siya pwede na pagpalit-palitin. Maybe in different language, each grammar have different. Pero sa English language, which we are studying, in which we are about to teach, there is a lot of rules for that. So you could just memorize it, or you could ask your students to memorize it because it will be easier for them. Next is the cognitive. The cognitive perspective in learning a language puts the learner smack in the center of everything. Cognitive approaches look to answer questions like how can a language be effectively learned? How does one make a set of vocabulary words memorable and get them embedded in the long-term memory? So since cognitive is more on brain learning, ayun yung mga first part ng inyong The thing is, you need to ask, you need the students to learn how they memorize, how could they learn it. Kanina kasi structural, they need to learn the set of rules. Now, in cognitive, how would they effectively learn? So, ibig sabihin, hindi lang nila basta-basta memorize yung different grammar, but how could they apply it? Paano siya magiging long-term memory? Kasi pag naging long-term memory yun, they could use it as a springboard for all of the discussions that they will be using, for all of the different applications yun. Kasi nasa loob na ng brain, hindi na matatanggal. For example, yung tinuro mo sa bata ay parang birthday mo, birthday ng bata na hindi niya na makakalimutan. So that's a long-term memory. That's a very good. That is very effective. What you did for the children na tumagal hindi lamang na hanggang exam, pero tumagal siya hanggang sa siya ay maging college na, hanggang sa magkatrabaho. That is very effective. Although we know that because we have a lot of things to remember, minsan nawawala talaga yung mga lessons natin. But kasi sa inyo LM, pag LM kasi, yan yung basic ng lahat ng knowledge. Psychological naman, language learning is seen through issues like the learner motivation and predisposition. Allocations, conduciveness to learning, teacher students dynamics, stress level. So ngayon, ang tanong dyan, is the teacher supportive enough to the students? Is the classroom dynamic? Okay. So kung kanina, tinignan natin, ito yung rules. Na-apply na yan, cognitive. May psychological. Ito na yung mga different factors. Teacher factor na to. Ikaw ba yung nakaka-enggan yung magturo? Ikaw ba ay, yung itsura ba ng classroom mo, masarap? Masarap ang, masarap bang tignan? Kaya nga, if you can see, in elementary schools, especially pag kunwari, sa ano, yung mga preschool, in CEU, if ever na mag-apply kayo doon, that's nice. It's very good there. Kaya nga lang, ang problema sa CEU, kung hindi ka artsy, lagot ka. Bakit? Ay, sa CEU po kasi dinidesign. Hindi lamang ang bulletin board, hindi lamang ang blackboard, pero buong classroom.
So, if you are not so artsy, problema yun. Kasi based on experience, I'm really not artsy. That's why when we were asked, high school na ha, you need to have 7 bulletins, each subject, you need to have this, you need to have this. And I have a blank space, a blank room. Oh my God, saan ko ilalagay yun? Naiiyak ako kasi. So, dati kong school, sa St. Martin, sa pinagtuturuan ko, ang design ko lang is yung bulletin board at saka yung gilid lang ng blackboard. Okay na yun. Sabi ko, ang ganda-ganda. Okay na to, madali. Pwede-pwede bumili. Eh, dun sa CE, yung buo. And syempre, as a new teacher, you will check ano ba yung itsura ng mga classroom dito. Pag-check ko dun sa baba, under the seat, anak ng tokwa. May mga ano sa taas, may mga decoration. Oh my God. Ellen naman daw kasi, lipat naman tayo, isa carnival. May mga ano, yung crepe tape, di ba pag carnival, may mga paano siya, patusok, parang tipi, parang ganon. So, paikot-ikot yung crepe paper, para yung bata, para may hawakan, pero bawal nilang hawakan. Para pagpasok nila, wow, it's very beautiful. Oh, ganon, ako, Diyos ko. Alam ako, grade 1. Although, I am the first one na nandun sa first one ako na high school, ayan, first grade 7 yung mga bata ako nun eh. Tapos, nung ako na, oh my God, hindi ko talaga kaya. So, naisip ko movie house. Tapos, adi, okay na. Maganda yung pasok. Nung nag-second grading na, yung magki-Christmas, sabi nung estudyante ko, Ma'am, ba't maganda yung tsura ng room natin? Sabi ko, ayun nga kayo. Ma'am, tanggalin natin yung mga design mo, palitan natin. Ah, di ba, ang sakit. Di ba? Isinadjust nila yon. Sabi ko, musiki kayo ba? So, yun nga yung ano, it's hard. Pero kasi, isa yung sa tinitignan. Sabi nga nila, bakit daw ang college hindi daw masyadong, ano, hindi daw motivated yung bata. Kahit sa ibang bansa, actually study yun. Kasi, sa LM, nakaka-motivate daw mag-aral. Kasi nga, very colorful, very conducive. Tapos, di ba sa ibang bansa, yung actually sa Meneses campus ko nakita niyo naman ayun nga lang medyo may problema sa mga upuan tsaka sa init pero yung itsura noon at least very classroom pa rin yung dating lalo na do sa AC nga ba oh do sa AC maganda yung classroom nila doon may mga decorations pa pero sa ibang campus very intimidating sa ibang ano sa Amerika pag nakikita niyo yung chair na pataas na ganun para ka nasa Coliseum parang ganun yung ano ng prof kasi ang haba-haba ng whiteboard or ng blackboard that is very intimidating kasi parang paglilitisin parang ganun and as a teacher din syempre nakakatakot din yan eh kung hindi na pupuno yung constant so parang ganun so psychological is very important especially to basic ed. My dear students, college, huwag na kayo magtaka kung bakit walang psychological. Kung karamihan ng teacher nyo ay hindi kayo pinapansin. Kasi, hindi naman sila teacher. Sabi nga nila, there are different things between professor and teacher. A professor will teach you. Share the expertise. It's up to you if you will learn from them. Sabi. Pero ang teacher, no. You will have these 4. Structural, cognitive, psychological, and functional. So ngayon, yun yung pinagkaiba. Kaya kayo, kahit galing kayo sa college, hindi pwede na college thinking kayo pagdating sa bata. Yan ang nakalimutan ng mga namin when we were teaching. During our first year of teaching. Nakalimutan namin na hindi nga pala college yung bata. Basic ed pa lang pala. Hindi pwedeng tinuruan ka ng college or yung naaalala mong tinuro sa iyo ng teacher mo na effective naman kahit nang sumit ka magandang hindi dapat you need to know that you need to make the students happy kailangan gawa ka ng paraan para maging masaya sila and at the same time matuto sila sa iyo functional it often emphasizes spoken language over written language and profess that language is not a set of grammar rules but rather a tool for communication that this has tremendous implication for the types of activities and materials employed. When I was studying in college, I am a functionalist. Functional ako. Kasi,
bakit ba pinagtatawanan niyo? Ah, ito ah. Bakit yung pinagtatawanan niyo hindi marunong mag-English? Eh, naiintindihan naman kahit mali-mali siya. Pero babalik tayo sa structural. There's a structure. It is true that the most important thing is spoken language. Kasi yun ang nauna eh. Hindi ka naman nagsusulat pag magtatanong ka ng directions eh. You need to speak. Magkaiba sila. Speaking and writing. However, you need to know that you need to speak correctly pati. Especially teachers. Ma'am, eh sa Amerika nga po eh, hindi naman sila ganon. Ah, diba, ganon, diba? Ganon sila. Sabihin na iba. You are not in America. And you are in the academe. Nasa academic line ka. You are teaching children how to speak. So, even if functional is important, you need to go back to structure. Hindi pwede na, although syempre ayusin mo kung paano ka mag-correct ng bata. Bata yan eh. Pero hindi mo pwedeng sabihin, eh ma'am, sa Amerika nga. Okay. What you're saying is sa Amerika, sa ano nila ha, doon sa, maybe sa post, maybe sa videos, but not in the academic language. And what you need to teach students is academic language. Students will learn the different expressions and everything. Pero mga movies and also, pwede nilang gawin yan. Hindi mo sila pwedeng turuan ng pang-slang because academic po ang tinuturo. That's why even if it's important, the spoken language is very important, you need to still have structure. Next is the method. So, kanina tapos tayo sa approach. Ito yung mga different nating iniisip dapat bago tayo magturo. The structural, cognitive, psychological, functional. So, it means na before we start our activities, kaya natin chinecheck para dun sa part ng psychological, maayos ba yung upuan? May distractions ba tayo? Hindi yun arte, my dear students. I will give you an example. Hindi mo pinaayos yung upuan. Based on experience din eh. Pero hindi ko experience. Magpapaayos kasi ko lagi ng upuan. Some teachers, pag tungtong nila, for example, it's already 8 o'clock. Kailangan pagtung, sinabi ng teacher, kailangan pagtungtong ko ng 8:05, malinis lahat yan. Yung magbago ng project, wala akong makikita na dumi. Ganon, may mataray si teacher. Pagdating ng 8 o'clock, umalis yung yung teacher na nauna, book pa 8:05 na naglilinis yung mga bata. They are preparing their heads. Now is English / anong oras ako? English na lang ha. English time with ma'am, with teacher Diane. Na-prepare mo yung brain nila na for 5 minutes. Na-prepare mo yung brain nila, it's already 8:05. I need to be prepared. So, okay, malinis yung classroom, walang dumi. Ngayon, pag nagturo ka, the students will not do other activities. Kunwari, may assignment sila, may ganyan. Ngayon, for example, ikaw sila o si teacher. Kaya mo na, Kaisan, wala nang linis-linis. Tapos, so nakita mo, pagsilip mo, paglakad mo, may gumagawa sa likod ng activity na ibang subject, nagugupit. Tapos magagalit ka. Diba? Nakakagalit naman talaga ko sa iyo. Dapat alam nila, dapat may routine ka. Kahit sabihin mo na, dapat alam na ng mga bata yun eh, basto sila. What if wala palang nagsabi sa kanila nun? What if hindi pala nila alam? Hindi mo sinabi, dapat pala. You will always assume that the students do not know those things. And you need them, you need to train your students. They need to get ready for you. Para hindi ka, lalo kung ikaw yung teacher na pikon. Kasi kung lagi ka magagalit, ano yan, 1 hour, mauubos, nagsisermon ka lang. Aren't you prepared? Diba dapat? Okay. Mind you, ma'am, bakit mo naman nasabi na kailangan naming sabihin na i-assume na yung mga bata ay hindi alam. I will give you an example. Ewan ko kung naranasan ko to sa college. During my class, when I was younger, combing your hair during discussion is a no-no.
Alam ko yan eh. And elementary tinuturo sa amin yan. Nagulat ako. May sinita akong bata. Nagsusuklay. Stop that. Ay, bawal po ba? Katabi, nagsusuklay. Sabi ko, hindi nyo ba alam na bawal magsuklay? Sabi ko sa kanila, sa college. Hindi nyo ba alam na bawal magsuklay? Pag ito pumangatlo, sabi ko, magkakatabi, as in, mag-friend sila, magkakatabi. Pag ikaw pumangatlo at nagsusuklay ka, magwawala ako, sabi ko sa kanila. Pero I'm just kidding, half not. Sabi ko, hindi nyo ba alam na bawal magsuklay? And it's, pwede kayong lumabas magsuklay, pero yung during class, discussion, bawal. Eh, ma'am, hindi po. Hindi nila alam, sabi ko. So, para kung, I mean, magagalit ka sa part na hindi alam pala ng bata, parang hindi siya maganda. So, ang dapat pala is you really need to discuss it during the first day of orientation. Coming inside the class, you need to give set of rules. So, you need to prepare them for you to have a conducive environment. Ako, aside from that, this is also a technique. I know I would be mean for some of my students. Kasi, may mga estudyante, ayaw mag-clinic. Pero nakakahawa kasi talaga sila. Kasi nga kailangan conducive in learning. Aircon kasi sa CEU. Naka-ganon. Naka-ganyan. Yung parang naka-limp 500 o kaya naka-dukdok. So ngayon, nakikita ko na ganon. Anak, pasok ka ng clinic. Ayoko bumaba. Okay, sige. Nag-tease ako na isang buong taon. The following year, in-instruct ko lahat during orientation. Okay, we have rules, ah. This is an additional rule aside from what you've learned last year, sabi ko sa kanila. If you're sick, go to clinic. If you don't want, function well. Sinabi ko sa kanila yon. Wag na wag kayong dudukdok during my class. Mahahawa yung katabi nyo at dedire-diretso. So, yung mga estudyante kung may mga sakit sa ulo, lagnat, gano'n, pinipilit nilang nakatayo na nakaganon pa rin. Kasi, kung hindi mo talaga kaya, pumunta ka na lang clinic, hindi yung magdadamay kasi lahat ng kaklase mo na dudukdok at hilang-hina. Kasi nakikita ka. So, kailangan i-eliminate mo yun. Psychologically, kailangan wala silang makita na gano'n. Kailangan masaya lahat. Kailangan energetic, kailangan gano'n. Kasi you need to train the students. And you need also, aside from the dynamics and everything, kailangan the students are well aware. Kaya pag nagbigay ka ng rules din, you should know. Now, we're already done with the approach. Now, we have the methods. We have a lot of methods in teaching. The method is the plan you follow when you are teaching. By applying a certain approach, you come up with procedures and practices for teaching your students. This consists of the different things. Okay, so ito yung mga different methods na kilalang kilala. We have a direct method. Ito, directly done siya for the target language. The learner is allowed to use her mother tongue. So ngayon, pag sinabi kasing direct method, the students will be taught using the target language. For example, English. They cannot speak in other language, just in English. And most of them emphasize a good pronunciation. Just sabi, okay, this is how you say it. Say it. Parang ganon. Okay, so ganon yung direct method. So, you will bawal mag-speak in other language. Yun lang sa target language. So, directly, they will learn because they are not allowed to communicate using other language. This is good. Pero mas okay ito kapag kagaya ng sa Philippines na second language tayo. Kasi pag foreign language, it's hard kasi wala pa sila masyadong alam. Pero sa second language, may idea sila. So, kahit baruk-baruk sa direct method, pag sa second language learners, may idea. Meron kasi sa bahay, past paper, ganun, di ba? May, at least masasabi, may communication pati. But this is also a good one. Oh, I think, this is based on experience, if second language learners ang tuturuan mo. Pero pag Japanese, mga ganun, baka wala kang makuha. Not unless the Japanese are already proficient in English, sa exam nila, medyo mataas-taas na, kaya naman. Pero pag hindi, it's not. Grammar translation naman is learning largely by translation to and from the target language. Grammar rules are being memorized and long lists of vocabulary learned by heart.
This, there is a little of emphasis placed on developing oral ability. So when you say grammar translational, grammar translation, so more on, ito yung ginagawa natin usually, tinatranslate natin from English to Filipino, Filipino to English. Now, the problem with this one is, actually, there are two things. There is a problem and there's a good thing. Pwede kasi na, pag nagturo ka ng grammar translation, pag tinranslate mo from English to, ang mangyari, for example, for example, you forgot the word Lunes. Tapos, kunwari, kausap mo yung, kausap mo yung teacher mo. Ma'am, pwede po bang, ano kami, ano nga ulit yun yung Monday? Ah, Lunes. Ayun. Pag, sometimes, you will be, matutulungan ka, it could be help using the target la, using your mother tongue to target language. Kaya lang, nagiging problem, pagbaliktad. For example, hindi mo alam yung Enero. Okay, January. For yung January na, ang Enero yung alam mo. For example, ganun. Or let's have a different date. For example, you want to say that you will maliligo. Maliligo ka. Ngayon, it's not good if, for example, hindi mo alam yung maliligo in English. Yung talaga maliligo. I will maliligo. Ano yung maliligo? Oh my God. Kasi, nahahangan no mother tongue mo yung ability mo to learn the new language. Yun lang yung nagiging problema. Kapag minsan kasi ganun yung nangyayari, nasa dulo ng dila mo. So, yun yung nagiging problem sa grammar translation. But this is good because essentially the teachers, for example, pag-discuss sila, tapos, for example, yung they are sharing opinions, they said, ma'am, I think the best way to learn is, tawag doon, ma'am, magbasa, ano yun? Read. Oh, yeah. So, yun, grammar translational, kasi sinusupplyan mo sila. So, it's good. Audiolingual method naman is the theory behind this method, para siyang RB method. Bakit? Kasi, you more on applying, acquiring habits ka. So, for example, actually, marami audiolingual. Pero, isa sa mga, di ba pag army, uulitin mo lang kung ano yung sinabi nung nasa harap. Parang gano'n, army method. So, gano'n yung audiolingual. For example, ituturo mo sa kanila. This is also good for foreigners. This is, or for example, a hawak may suklay. This is a comb. Repeat after me. This is a comb. Repeat. This is a comb. Ngayon, after that, papalitan mo. Ulitin nila. Ulit. Tapos papalitan mo. This is a phone. Sabi nila, this is a phone. So, pag army method, mas madali siya. Pwede mo palit-palitan lang ng mga words. Pwede ganon. Pwede rin naman na, kung narin nagtuturo ka ng mga magkakapronunciation, pero iba-iba. For example, tawag dito. Pwede rin, for example, this is a desert. Ayan, desert, picture ng desert. This is a desert. This is a dessert. Ayan, ganun. So, nagpapalit-palit. So, army method, uulitin lang nila. So, ang kagandahan nun is, mamememorize nila, kaya lang, very limited lang yung ano. Kaya, makikita mo, pag pinagpunta mo sila kung nasa lugar, This is a ganun. So, medyo funny lang. But, there's a structure naman. So, I think it's also nice. The structural approach, this method sees language as a complex of grammatical rules which are to be learned one at a time in a set of order. For example, the verb to be is introduced and practiced before the present continuous. So, the structural approach is, it's what actually what we're doing now in elementary to high school to college. So we will start first by learning the first three, di ba? So first time, first three rules. Ayan. So rule number one, O, A, add S to E, S. So, ganun, di ba? If the blah, blah is in S, E. So set of rules tayo. So little by little na aral ng bata. So just to pija, this one is nice. The theory underlying this method is that a language can be acquired only when the learner is receptive and has no mental blocks. With various methods, it suggests that the students that the language is easy. So, ngayon,
ang Suggestopedia, I will show you a sample of Suggestopedia. Hindi na natin kung ma-show. Okay. As you can see, the Suggestopedia classroom, it's very different from our classroom. Typical. Ayan. Ayun yung sinasabi ko, kailangan sa elementary ganyan. Okay, sa Suggestopedia, napapansin nyo, iba-iba yung ways nila ng pangupuan, bilog-bilog. Okay, hindi siya yung usual classroom setup. This one, learners na sila ng malalaki na sila, pero ba't ganito yung size? It's not the standard way. Okay, ito rin. Hindi siya yung standard. Bakit? Bakit sila nasa beanbags and everything? Kasi sa Suggestopedia, aside from suggestions and sort of, more on nilalaro mo yung estudyante. No mental blocks, wala siyang structure, but more on you are engaging them without them knowing that they're being engaged. So, hindi siya masyadong, hindi siya structure. Mas maganda siya actually, I think, sa college and yung mga learners ng lower learners. Yung mga sinisimulan mo pa lang at saka sa college so that the very big problems, hindi siya masyadong ma-chop-chop-chop. Okay siya sa college. Pero sa at saka sa low, sa learners na medyo hindi pa masyadong structured, pwede. Kasi little hindi nila napapansin na nag-aaral na pala sila. For example, last time nagkaroon ng parang summer camp sa CEU. Sorry akong puro CEU kasi sila yung mahilig mag-ganun eh. So nagkaroon ng summer camp, nag-baking sila, yung pastillas na ginaganon-ganon lang, tapos nagkantahan sila, tapos during the nagpatubo sila ng mango sprouts, mga ganun ba. So yung bata, hindi nila napapansin na sa kanta nila ang inaaral nila every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, gumagano sila. Little by little, hindi nila napapansin na naaaral na nila yung days of the week. Which is nice. Kasi, hindi sila na bored, kasi talon sila ng talon, sayo sila ng saya. Yun. Another thing is the skill of measuring and also baking. Little did they know na naaaral nila yon na, hey, you will use one cup, okay, lalagyan natin dito, tapos ga, bake, now you eat pastillas. O, di ba yung ganun? The psychomotor skill din nila na nagaganon-ganon nila, na gagamit nila yung hands nila. Hindi nila napapansin na nagagamit nila. So, may also, they have different activities. Their counting is different. The shape, the color is also different. Diba? Iba-iba. So, yun yung kagandahan pag suggest to teacher. Now naman is the TPR. TPR works have a learning. Ito yung kailangan daw ng LM. TPR. Kasi yung TPR works having the learner respond to simple commands such as stand up, close your book, go to the window, and open it. Ngayon, TPR, meron tayong kamay, total physical response. So ngayon, online, sabi natin wala kayo. Ngayon, TPR, sa online teaching, kasama din ang words. For example, are you happy? Okay, so, syempre happy, are you happy? Hindi ganun, di ba? Pero you will make, are you happy? That's smile, ganun. So you will use some videos to show na ito yung TPR. For example, ganon, kamay. But during the face-to-face, pwede silang hawakan nila. For example, your lesson is fruits. So you could buy fruit. O kaya pagdala mo sila na, what are the different fruits? Tapos, in-assign mo sila. Oh, assignment, please bring a fruit. Di ba mga ganon? Please bring one piece of fruit for our assignment. Di ganon. Tapos nagdala sila ng iba-iba. Pwedeng i-assign mo sila, dalandan. What is this? This is a dalandan. Dalandan. Mga ganon. Hawakan ng mga bata. Okay, pass it. Touch it. What is this? This is a banana. Banana. Hawakan ng, what color is this? Yellow. How about this one? Black. Okay. Tapos, afternoon, after my discuss, okay, let us eat. Nakikain si teacher, no?
Meron sa dati nung LM kami, pinagawan kami ng fruit salad. So, kanya-kanya lahat ng dala namin, tontuwa kami kasi pin-repair namin, na-assign sa akin, buko, mga ganun. De, ang saya, masaya, may afternoon, may kainan kami. Diba? Part siya ng PR, which is very nice. May isa pa yun eh, sa CEU din naman, pinagdala, may aso kasi ko, yung isa kong gray. Puppy pa siya nun. So, sabi nila, then, pasuyo nga na, paano paalagaan yung aso? Parang ganun. So, dinala ko lahat ng gamit ng aso ko na may medicine para sa balat, medicine para sa ganito, sinusuklayan, ito yung panligo, ganun. So, ganun yung ginagawa sa element. So, nakikita nila, pwede nilang hawakan. We also have communicative language teaching. The focus of this method is to enable the learner to communicate effectively and appropriately. In the various situations, she would be likely to find herself. Oh, ganun. The content of CLT courses are functions such as inviting, suggesting, complaining, and notions such as the expression of time, quantity, and location. When we say communicative language teaching, is that it is actually, since communicative siya, maramihan yan. Marami kayong magtuturo. It could be not just you, but also classmates, may group activities kayo, nagko-collaborate sila. Parang ganun din. Next naman is silent way. Actually, before hindi ko siya mag-gets, pero now I do understand. And this is a good way. The teacher aims to say little as possible to the learner that can be in control. So, ganito yan. Actually, in silent way, nag-start siya kay sa Kruzener, Rods. So, for example, I have here different blocks. Blocks kasi nag-start siya. For example, the green one is K. K. Okay, so yun sa bata, K. Basta green, K. Okay. This one, kunwari, orange. Okay. What is this? Orange? Okay. This one naman, this, the blue one, green, orange. The blue one is T. 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 Okay. Repeat. T. T. Okay. Now, we will have, we'll combine. Cat. And you say cat. Okay. So, pwede ganon. So, we will start with that. And then, you can start spelling. Diba? Yung different, kunwari, yung orange na yun, iaano mo sa iba-ibang mga different colors. So, yung bata, matututo siya mag-isa na mag-pronounce ng words. Tapos, okay, Kylie said, using colors. Now, kung wala kang blocks, walang problema. You could use the colors. For example, medyo matrabaho lang. Kung nalang tinuturoan mo yung bata, nilagay mo yung word na sa, kung nalang nag-print ka, tapos, yung buong alphabet sounds as sounds. So, marami yung vowel sounds nun. So, nag-iba-ibang color. Tapos ngayon, pababasa mo sa kanila using the different colors. Ngayon, pwede silang magbasa. They will learn how to pronounce it on their own based on the different colors that you provide. So, it is easy para yung iba kasi mas natututo sila magbasa ng ganun. It's like you taught them how to read the IPA chart, International Phonetic Association, yung chart nun. Na pero in your own way. So they could easily read it. Silent way is a good one. Community language learning attempts to make build strong personal links between teachers, students, so there are no blocks of learning. This is so much talk, mother tongue, which is translated teacher interpretation to student. So pwede yan, teacher, nagturo siya, constant repetition, yun nga, medyo tedious siya, pero more on involvement siya ng speaking ng teacher tsaka ng student. Task-based naman is given, of course, a complete set of tasks. Yeah, ibigay mo na maraming tasks yung mga bata, yun yung task-based teaching. The natural approach naman is from Professor Krashen, stresses the similarities between learning the first second language. There is no correction of mistakes. Learning takes place by students being exposed to language. So in the natural approach, you will expose the students to different language. Now, kaya po, if you want to learn from other people, you want to learn the language, you need to be exposed. Now, we have Netflix. Okay, for example, Isa, I think one of you, magkakaroon ng IELTS. Okay, yung mga mag-gusto ng IELTS, anong bansa ang pupuntahan ninyo? Why don't you try to watch different movies
series from that country. Songs also written by the different ano, so that you will be exposed. Yung speaking ability nyo, medyo ma-ano ka dun sa... Iba-iba kasi sila ng way to pronounce the words. And now for the rest na hindi naman, you could use American English movies. Ang dami niyan. For example, one of my recommendations for you, one of my favorite is The Modern Family. I love that. Of course, Friends, and also The Big Bang Theory. Yung three kasi talaga yung lagi kong pinapanood. They're like music to me. Yung How I Met Your Mother before gusto ko, pero mas gusto ko na talaga yung tatlo. The Big Bang Theory. Also, yung mga may pagka-scientifically accurate. And of course, my dear students, what you want, do it. Okay, so you search sa anime, sana yung dub. Okay, Hunter x Hunter, pero hindi lahat. Ang pogi ng boses ni Hisoka sa Hunter x Hunter. Pero you try to, if you love anime, be sure na it is already English dub, not subtitled. English dub ang hanapin. Okay? That's nice. Strategy naman tayo. Malapit na tayo matapos. Strategies are specific actions, behaviors, steps, or techniques. Kanina kasi, itong mga to, diniscuss natin sa, una approach, ano klaseng teacher gusto mo. Ngayon naman, may mga different methods. Ano yung mga gagamitin? But now, this is the strategies na. So, behavior steps that you seek out the conversation. So, ano yun? So, pwede tayo nito. This is actually from Norman Hurst, Strategies of English Language Learners. Listening. Ano yung mga pwede natin gamitin dyan? You need to speak slowly, distinctly, and write down the key terms. So, dictation is a good thing. Listening yun. Pwede ka mag-dictation. Pwede kang closed captioning. Graphic organizers. Visualization, of course. Pwede ka mag-graphs, mag-charts, manual video control. Pwede. Interpersonal strategies, the group projects, cooperative learning, partner, learner, think, pair, share, encourage participation. And structure is, of course, you need to have routines, outlines, and of course, you relate mo to prior knowledge. Journaling, pag gusto mo, ano naman yan? Reading and writing. And vocabularies, picture glossary. Now, ito na yung mga technique. Lapit na tayo. Different techniques, ito yung mga mismong ginagawa na natin. Ito na yung ginagawa natin. Ito na yung alam ng estudyante. Ito na yung nakikita ng estudyante. Board work. Board work could be done for spelling and mathematics, so science, ayan. Music din. Music, arts. Health, hindi ko masyado maisip. Presentations, listen, act, and tell. Listen, say, individual group. Realia, translation, dialogue building. Find the difference is also nice. Dictation, watch and say, act, dictagloss, read aloud, reeling, role play songs, questioning, feedback. So, a lot of things na pwede natin gawin. Now, that's it. Do you have any questions? May question po ba kayo?